Lahi na po itong view, dire pa. Lahi po itong view, dire pa. Kesa sa hotel. Diba? Kita pag-spa. Views sa Cebu. Wala pa ni ganina, no? Di pa kayo pa. Ano? Kanilali. Hindi kong gurita ni mo. Pero oh, di ha, tao pa ng mga, like, ay. Ato, tao, aso. Di man takapakad na. Ari ba? Si Masturya. Sinang Elvira, napot ma? Corso, maghanggang tao. Mura ko ng El Corso. Maghanggang tao. Bigyan niya ako ng habot. Ito na guys, after 4 hours so waiting namin sa
bus na, going home na kami. Yan, almost 4 hours talaga. Yan, ang it's a bad experience. Kasi ano, ang daming tao doon. Hindi naman na-prioritize yung mga roles nila. Sabi nila, ano, senior daw ipa-prioritize. Pero, lapit ako sa mga ng ticket, sabi nila wala dang prioritization. Pero yung experience ko, may lumapit na may anak na nagdala ng anak. Pinasakay nila. Prioritize daw yun. Sabi ko, oh, naglapit ako sa inyo pero wala. Hindi, sabi mo, walang prioritization. Kaya nagalit ako sa yung mga ng ticket dyan sa TOPS. Yan, ito na gabi na. 10 o'clock na yata. Almost, lampas ng 10 o'clock na yun, biyahe namin papuntang sa Lahog. Yung sa may terminal. Pagdating doon sa terminal, sasakay pa min ng jeep papunta sa amin. Yun. Ito na. Kita namin yung ang dilim na kasi gabi na eh. Yan. Maganda naman doon kasi nung first nila yung yung parang soft opening pa lang daw, parang trial and error pa ang ginawa nila sa TOPS. Kasi not fully operation pa lang sila, trial pa lang. Yan. Ito nagkarambula yung nila. Kasi five lang ang bus nila ang daming taong nagpunta doon. Kaya hindi nila yung iba nga hanggang 2 o'clock nandun pa, naghintay pa ng bus. Hindi na binalikan yung nandun sa 2 o'clock. 2 o'clock AM, madaling araw na yun. Na lang sila, nag-maxim yung nila, sinasakyan nila pa uwi ng syudad. Kasi ang daming tao, 5 buses lang ang inano nila. Kaya, yan ang bad experience namin doon. Yung naghintay ng ng bus nila. Ang tagal bumalik kasi ang traffic pag-akyat ng ibaba. Pag-akyat doon. Yung matraffic talaga. Kaya almost 1 hour yung mga bus nagbalik doon. Ang dami pang naghintay. Nakapila. Yan. Ginano namin, dapat may free snacks, wala pang upuan. So, binigyan lang kami ng tubig, walang snacks. Tubig lang ang binigay nila. Yan ang Pero, maganda ang view doon. Nakita mo yung overlooking sa syudad. Yan. Mga 5 o'clock, so makita mo yung sunset doon. Kasi nasa TOPS, nasa iba, sa itaas ng bundok yun na sa syudad ng Cebu City. Yan. Paggabi naman, sobrang lamig. Ang lamig naman. Malamig. Parang nasa Baguio din. Ang sarap doon. Malamig. Kaya lang, hindi ka ma-enjoy kasi kaunti lang ka doon, nag-ikot-ikot din. Naghintay ka na agad sa bus kasi ang daming nakapila. Baka kung hindi ka magpila ng maaga, sa susunod araw pa ka makauwi ng sa bahay nyo kasi sa sobrang dami. Grabe. That's my pang pa lang doon. Kasi February 15 yung nag-open yung soft operation sa TOPS. Then mga 5 days yata o 4 days nandun kami. 3 days lang. 3 days pa yung operation nagpunta kami. Kaya, so it's so bad experience. Kung magpunta doon, sana may sariling sasakyan. Pag hindi, kayo sa bus, ang tagal. Mahirap talaga.
Kaya mag-ano na lang kayo ng magdala kayong sasakyan ng sarili nyo. Yan. Oh, ito na. Malapit na kami sa terminal ng bus. So, ang tagal. Okay, almost 12 o'clock na kami nakarating sa bahay namin. Naghintay kami 7 o'clock pa. Lang po. Salamat. Thank you po sa lahat.